Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Van Jumerano. Napaka-excited ko ngayong araw na to. Dahil susubukan nating gumawa ng isang request ng isang viewer natin. Nagtatanong siya, pwede daw bang pasosyalin ang Aros Caldo? Kaya ngayon, ang gagawin natin, susubukan nating gumawa ng pinasosyal na Aros Caldo. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito. Store-bought na rotisserie chicken. At bagong luto pa yan, mainit-init pa. Jasmine rice. Glutinous rice. Organic chicken broth. Ginger. Garlic. Saffron. Kailangan din natin dito ng extra virgin olive oil. Bukod dito, igagamit din tayo ng fish sauce o ng patis, ng ground black pepper, at ng itlog. At eto, nilista ko yung kompletong listahan ng mga ingredients just in case gusto ninyong subukan. Anda na ba kayo? Tara, subukan na natin gawin to. Gugupitin muna natin itong manok gamit ang ating kitchen shears. Kailangan lang natin itong gupitin into serving pieces. At kalahati lang ng manok ang gagamitin natin dito. Para sa akin, mas madali itong ginugunting ang manok. Mas convenient para sa akin ito. Hindi ko na kailangan kumuha pa ng sangkalan at ng kutsilyo para hiwain. Pero syempre, depende pa rin ito sa inyo. Depende sa inyong preference at depende rin sa availability ng tool. So kung wala kayong kitchen shear na katulad nito, pwede kayong gumamit ng ordinaryo na kutsilyo at ng sangkalan at hiwain lang natin. At nasa sa inyo rin kung gaano kalaki yung hiwa dito. Ayan, so ang gagawin ko dito sa kalahati ng manok ay hihiwain ko into serving pieces yung kalahati, itatabi ko muna. At kadalasan kapag rotisserie chicken, meron lagi itong kitchen twine o yung tali. Siguraduhin lang natin na natanggal na natin itong tali. At pagkatapos ay ituloy lang natin ang paggupit dito into serving pieces. Pagkatapos ay itabi muna natin itong manok. Ngayon ay gagawa tayo ng perfectly boiled egg. Maglalagay lang tayo ng tubig dito sa cooking pot at ilagay na natin lahat ng itlog dito. Wala pang apoy ito, so hindi pa mainit yung tubig. At ngayon, i-on na natin yung apoy. Pabayaan natin itong kumulo. At kapag kumulo na ganito, yung tipong rolling boil. Ang gagawin natin ay papatayin natin yung apoy kagad. At pagkatapos, tatakpan natin itong cooking pot at pabayaan natin ito dito ng 10 minutes. Tandaan ninyo, 10 minutes lang. Makaraan ng 10 minutes, itatapon natin yung tubig at papalitan natin ito ng malamig na tubig. Lagyan pa natin ng konting yelo para ma-stop yung cooking process. At pagkatapos yan, pabayaan lang natin ng mga 5 to 7 minutes dito. After 5 to 7 minutes, pwede na nating balatan yung itlog. At itabi muna natin, ilalagay natin yan maya-maya kapag naluto na natin yung aros caldo. Ngayon ay mag-iinit lang tayo ng extra virgin olive oil. Nakasosyal ha, extra virgin pa no? Dito sa ating cooking pot. At dito sa extra virgin olive oil, hindi natin kailangan itong initin mabuti. Dahil napaka-baba ng kanyang smoke point, ibig sabihin mabilis itong masunog. Kaya nilalagay na natin kagad dito yung bawang kahit hindi pa gaanong mainit itong olive oil. Ang mangyayari niyan, habang umiinit yung oil, unti-unting naluluto yung bawang. At mapapansin ninyo, ngayon pa lang siya nagsisizzle. At yan yung expected natin. Ang gagawin natin ngayon ay hahaluin lang natin itong bawang. Habang niluluto ito ng oil, at itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa mag-brown ito. At kailangan natin dito between light to medium brown lang. At pagkatapos nun, ilalagay na natin dito yung ibang mga ingredients pa. Para sa akin, mas okay yung aros caldo kapag yung tostadong bawang yung nilalagay natin, kaya kailangan natin i-brown ito. Ngayon, ilagay na natin itong sibuyas o yung ating chopped na white onion. Haluin lang natin ito at pagkatapos ay ilagay na natin dito yung ginger o yung luya na julienne. Ibig sabihin, hiniwa natin into strips. At itutuloy lang natin ang pag-isa dito. Papabayaan lang natin na lumambot na yung sibuyas.
At kapag nagluluto ako ng arroz caldo, ginigis ako rin dito yung bigas. Inuna natin dito yung ating glutinous rice. Laksang gandang pakinggan, ano, glutinous rice. Yan yung malagkit. Okay, so malagkit lang yung glutinous rice. At eto naman yung ating jasmine rice. Yan, di ba? Glutinous rice at jasmine rice, napakagandang kombinasyon. Ngayon, kung wala kayong available na jasmine rice, pwede kayong gumamit ng kahit anong klaseng bigas na ginagamit ninyo ng pansaing sa araw-araw. At ilalagay na natin ngayon dito yung manok o yung ating rotisserie chicken. Ang isang benefit na paggamit ng rotisserie chicken sa pagluto ng arroz caldo ay yung lasa. Alam ninyo, malasang malasa na to. Kumpara sa paggamit ng hilaw ng manok, mas okay yung lasa nito. Kaya naman talaga mas magiging flavorful itong ating arroz caldo. Ilalagay lang natin lahat dito. At ibig sabihin ng lahat yung kalahating piraso ng buong manok na kanina nating hiniwa o ginupit. So yan ha. At pagkatapos ay magbubuhos na tayo dito ng chicken broth. At hindi lang basta-basta chicken broth dahil nga di ba pinasosyal. Dapat organic. Ayan. Pero sa totoo lang, pwede kang gumamit dito ng regular na chicken broth. Or pwede rin kang gumamit ng tubig, lalagyan lang natin ng chicken cube. At pagkatapos nating mabuhos itong chicken broth dito sa ating cooking pot ay hahaluin lang natin ito. At pagkatapos ay papabayaan lang natin itong kumulo. Importante na inahalo natin ito dahil iniiwasan natin na dumikit yung bigas dito sa ilalim o yung mga ibang ingredients pa rin habang pinapakulo natin yung chicken broth. Tatakpan lang natin ito para mas mabilis na kumulo. At kapag nag-umpisa ng kumulo yung chicken broth dito, hahaluin natin uli. Yan, medyo mapapadalas yung paghalo natin dahil talagang napaka-importante na siguraduhin natin na hindi dumikit yung bigas dito sa ilalim ng ating lutuan. Ayaw kasi nating masunog yan dahil makakaapekto ng lasa. At ngayon ilalagay na natin dito yung saffron. Ito yung nagpapasosyal dito sa ating arroz caldo. Isipin ninyo, arroz caldo na may saffron, di ba? Ito yung pinakamahal na spice sa buong mundo. At alam nyo kung bakit? Dahil talaga namang napakabango nito. At sumasarap talaga ang pagkain kapag nilagyan natin ito. At ito yung itsura ng hibla ng saffron. Itutuloy lang natin ang pagluto dito hanggang sa maabsorb na ng bigas yung liquid o yung chicken broth natin. At feel free na magdagdag pa ng chicken broth kung sa tingin ninyo na kinulang pa yung nilagay natin. Takpan muna natin ito at ituloy lang natin ang pagluto. At ngayon mapapansin ninyo, napakatingkad na ng kulay nitong ating arroz caldo, no? Dahil yan dun sa nilagay natin na saffron kanina. Parang naglagay tayo ng turmeric o luyang dilaw, no? Kahit wala naman. Isa sa property ng saffron niya, nakakatulong yan para magpakulay ng pagkain. At the same time, nagbibigay na din ng magandang amoy at lasa. So itutuloy lang natin ang paghalo dito at ang pagluto hanggang sa maging tuluyan ng ready itong ating arroz caldo. Ayan, eksaktong-eksakto na, malapot na. Saktong-sakto na yung consistency nito. Ngayon naman ay titimplahan na natin. So kung mapapansin ninyo, yun yung para sa akin okay na arroz caldo. Kung gusto niyo yung arroz caldo na medyo malabnaw, pwede pa kayo magdagdag ng chicken broth dito. Maglalagay lang ako dito ng fish sauce o yung tinatawag nating patis. Para mas social, pwede kayong gumamit dito ng Himalayan salt. Ayan, nasa sa inyo kung ano yung gusto niyo. Kung ayaw nyo ng patis, dahil hindi naman lahat tayo nagpapatis, pwedeng salt. Pwedeng Himalayan salt at ito naman yung ground black pepper. Hahaluin lang natin itong mabuti. At yan, halos ready na tayo. Once na mahalo na natin ito mabuti, ililipat lang natin ito sa isang serving bowl. At pagkatapos, i-serve na natin to. At ipapakita ko muna sa inyo yung ating perfectly boiled egg bago natin ilagay dun sa arroz caldo. Hahatiin lang natin sa gitna para makita ninyo yung core.
Ayan, di ba? Tamang-tama lang yung pagkakaluto natin. Hindi undercooked at hindi rin overcooked. Maglalagay lang tayo dito ng tostadong bawang. Ayan, mas masarap kapag may extra tayong tostadong bawang. At bubudburan ko rin ito ng dahon ng sibuyas. Para mas sumarap at mas gumanda rin yung itsura nito. Ito na ang ating pinasosyal na arroz caldo. Tikman na natin ito, ang ating pinasosyal na arroz caldo. Mainit pa. Baba ko muna dito at napapasok ako. Grabe. Social na social talaga yung lasa. Alam niyo, yung paggamit natin ng rotisserie chicken, talagang nakatulong ng malaki. Kasi nalalasahan ko kagad yung manok dito. Iba yung pagkalasa eh. Yung naluto na ng manok versus yung manok na niluto pa lang natin habang niluluto yung arroz caldo, malaki ang diferensya. Tingin ko, simula ngayon gagawin ko na to. At isa pa dito, you know, yung lasa ng saffron. Kadalasan sa atin, pag sa Pilipinas kayo, lalo na yung sa mga kalye, di ba? May mga gutuhan sa inyo, may mga malalaking lutuan. Tapos naglalagay ng kulay pula. Ang tawag doon, kasubha o safflower. Pero wala talagang lasa yun, pampakulay lang. Nung nilagay natin ng saffron, talagang amoy pa lang ang bango na. Sosyal na sosyal. At yung lasa, talaga namang sarap. Kung natikman nyo na yung ating recipe ng seafood paella na nilalagay natin lagi ng saffron, ganun-ganun ang dating. Kaya naman talagang sosyal na sosyal itong ating arroz caldo. Kakain pa ako. Nako, nasarapan talaga ako. Wow. Panalong panalo. Parang gusto kong tumahimik na lang at ubusin ko na to. Kaya, sana subukan nyo itong ating pinasosyal na chicken arroz caldo recipe. Kanina nag-experiment tayo at successful pala to. Kaya, nire-recommend ako na sa inyo to ngayon. At sana, kung nagustuhan nyo itong ating pinasosyal na arroz caldo experiment, pakilike itong ating video. At sa inyo ng mga hindi pa nagsasubscribe, huwag nyong kalimutang mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Nang sa ganun, marami kayong makita mga iba't ibang klaseng mga Filipino recipe at iba't ibang mga experiment na rin. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag nyong kakalimutang ilike itong ating video, ha? Magkita-kita tayo sa susunod. Maraming salamat.